narito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah Abdullah at Juwairia bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pamahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Barra at sa liderato ni Barm Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa ho ang napakaganda at mapagpalang umaga ho sa ating lahat at welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. O in short, MHSD-BARM. Okay? At this day, tayo ho ay magkakasama-sama muli para sa isang oras ng talakayan, isang oras ng paghahatid ng mga makabuluhang impormasyon mula ho sa MHSD patungo sa bawat Bangsamoro dito sa BARM at sa mga Karatiga rehiyon at sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon ho ay ika-apat ng Setyembre, taong 2023 at ika-21 sa buwan ng Safar 1445 sa ating Hijri calendar. At ang ating rundown ay kailangan i-update. Okay, sige. Mali pala ito, no? Ikapito ng Setyembre pala ngayon. Okay, nako, ang rundown ha. Ikapito ng Setyembre, yan ho ay bunga ng ating pagmamadali. Ikapito ng Setyembre, itatama ho natin na ngayong araw ho na ito. And I believe tama rin ang ating ikadalawamput dalawa ng Safar, taong 1445 sa ating Hijri calendar. Ito na ho ang ating 100. Ito ba ay tama, mga kabalay? Ha? Sige. 134th episode ng ating programang MHS Delivers. Kaya nga ho, mahalagang mahalaga na bawat dokumento natin na ay atin hong iti-check bago ito i-print. Yan ang pinakamahalaga ha. Bawat ho dokumento natin bago natin i-publish, dapat ho dumaan sa matinding proofreading. Isa ho yan sa mga leksyon na ating nakuha ngayong araw ho na ito. Okay. Kagaya ho ng dati kapag Huwebes ho, ng bawat linggo tayo ho ay nagkakasama-sama. At ang ating programa ngayon ay live na live pa rin na napakikinggan via DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at live din po via live stream or FB live ang ating official Facebook page ay Ministry of Human Settlements and Development BARM. Yan po ha, kung kayo ho ay hindi pa nakakapag subscribe, nakaka-follow o nakakapag-like ng ating page, kayo po ay aming inaanyahan para ho mas malawak, mas marami ho ang Bangsamoro ang maabot ng ating pamamahayag.
At isa pa ho, tayo ay live din sa official Facebook page ng DXMS Radyo Bida. Kung saan man ho komportable kayong mapanood ang ating programa ngayon, kayo ho ay aming iniimbitahan. At ngayong araw na ito, tayo ho ay masayang-masaya pa rin despite all the challenges na ating kinakaharap, dahil kasama pa rin po natin ang ating mga kabalay, ang ating mga giliyong homecaster para ho tumulong sa atin na iparating sa inyo ang mga impormasyong dapat niyong malaman mula ho yan sa MHSD Bar. Maunahin natin sa bandang kanan ng ating kabalay at ang ating homecaster, si Ria. Ria, assalamu alaikum, good morning. Waalaikum salam, warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang hapon, tanghali, umaga, araw sa ating lahat. Sige. Isang magandang araw ng ikapito ng Setyembre sa araw na ito. Kako po yung lingkod bang Samoro, Juay Ria Bint Emran Muhammad. Tayo po yung magsama-sama sa isang oras na talakayan. Okay, so yan po ang pagbati mula sa ating homecaster at kabalay na si Ria. At syempre, hindi ho mabubuo ang ating lokasyon kung mula sa kanan, hindi ho tayo dudako sa ating kaliwa. Sa ating kaliwa naman ang ating kabalay at homecaster rin, resident homecaster ng ating programa, si Kabalay na Hamsari. Kabalay na Hamsari, assalamu alaikum, good morning. Waalaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ma'am Salet, Kabalay na Ri. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na nakikinig sa kanilang mga radyo at nakatutok sa ating Facebook Live, and welcome po sa aming 134th episode ng aming programa. Okay, at yun naman ho ang masigabong pagbati mula ho sa ating kabalay na si Hamsari para sa ating episode ngayong umagang ito. And again, ang ating phrase, no? Key phrase ngayong umagang ito, despite all the challenges, kami ho ay napakasaya sapagkat tayo po ay pinaunlakan ng aming guest speaker ngayong araw na ito para pag-usapan ang ating napakahalagang topiko ngayong araw, na ngayon ho ay ginaganap na mga highlights nitong ating topic. At ilan ho sa ating mga kabalay na kasama natin sa ating team, sa ating pangkat ay kagagaling lamang, no? Sumabak sa kanilang first game, sumabak sa unang laro kanina. At ang pinag-uusapan ho natin ngayon na topic natin ay ang 123rd Civil Service Anniversary. Ang ating guest ngayon ay ipakikilala ho sa atin ng ating kabalay na si Ria. Para ngayon pa lang ho ay makabati na sa inyo ang ating giling guest speaker ngayong umaga, na nagpapasaya po sa amin. Kabalay na Ria, ang guest natin ngayong araw ay Director 2 ng Cotabato City Field Office ng Civil Service Commission of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Naging guest natin once around two years ago. So returning guest po siya. From the Civil Service Commission para pag-usapan ang talakayan natin ngayong araw na 123rd Civil Service Anniversary, Director 2, Dominador E. Gonzalez Jr. Assalamu alaikum, sir. Alaikum salam. Good morning sa lahat ng ating mga kabalay. Good morning sa ating mga tagapakinig sa programang ito. Yes. Sa station DXMS, of course. At at this juncture, gusto kong pasalamatan ang ating Ministry of Human Settlements for giving us this opportunity to join you in this very important program. Yes. Good morning. Good morning po. And good morning, sir. And we thank you more dahil kayo ho ay di nagtubiling mag-yes sa amin na maging guest ngayon, no? Mm-hmm. Hindi talaga namin pinayagan, sir, na mag-zoom kayo dahil mas gusto namin na live dala kayo dahil mas boses kayong announcer kesa ho sa amin, sir. I love it. And sir here is also one of our research speakers palagi, no, sa ating SDC, no? Ang ating Supervisory Development Track. Oh, when was that? Yes, training course. Na yan ho ay nagpapatibay ho lalo sa ating mga supervisor sa bawat ministry, ahensya at opisina ho dito sa Bangsamoro Autonomous Region. Kayo po yung last na batch na nag-SDC, right? Yes. Last na batch for MHSD. Mm-hmm. Nakompleto natin ang track 1, 2, and 3 sa tulong ho, of course, ng Civil Service Commission headed by Director here. Sir, hinahanap ko po yung inyong Facebook page kahapon. Search ako ng search ng Dominador Gonzalez Jr. Natandaan ko pala na hindi pala yun yung
without name ni Sir. Okay, mamaya ho tatawagin natin ni Sir sa kanyang gilyong pangalan kung saan siya ho ay kilalang kilala pag tayo ho ay napunta na sa ating MHS Discusses kung saan magkakasama huli natin ang ating guest speaker para pag-usapan finally itong ating topic ngayong araw na ito. But before that, let us have the preliminaries no ng ating programa. Unahin natin muna ang pagpapaalam sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, kung ano nga ba itong SHAM na requirements, kung paano maka-avail ng ating housing loan projects sa MHSD. And for this, ang ating kabalay na si Almansor. Mansor, please take the floor away. Magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad, empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin V. Barra at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Sabay. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, dalawang piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng dalawang valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong dalawang kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na investigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers at yun ho ang ating 9 requirements. Kung kayo po ay nagtatanong kung paano kayo maka-avail ng ating housing loan projects, yung ating units ho ng housing loan na kaakibat ho natin ang pag-ibig fund, yan ho yung mga dokumentong dapat niyo ho i-comply at isumite sa ating opisina. Kung hindi niyo ho nakuha ng kumpleto, maaari kayo makipag-ugnayan sa ating mga focal sa opisina under the Housing and Human Settlements Division. Ang HHSD, sila ho ang makakatutulong sa inyo kung paano ninyo mag-comply ang mga documents na yan at ano ho ba yung mga computations sa inyong babayaran monthly for this housing loan project. At ngayon ho, tayo ay dadako na sa ating balitaan ngayong ikapito ng Setyembre taong 2023 at ikadalawampu't tatlo sa buwan ng Safar taong 1445 sa ating Hijri calendar. Para sa ating headlines ngayong araw. Kauna-unahan at makabuluhang Housing and Human Settlements Forum isinagawa ng MHSD sa SKCC. Ikalawa sa ating headlines, MHSD pinangunahan ang serye ng workshop upang i-update ang CLUP at ZO ng LGU Dato Paglas MDS.
Ikatlo, MHSD tinulungan ang LGU ng WAO LDS sa pag-update at pagbuo ng CLUP at ZO. At ang huli sa ating headlines, ikalawang monthly in-house updating ng MHSD, itinampok ang mga progress report mula sa mas marami pang mga division at seksyon. Para sa detalye ng ating unang balita, kauna-unahan at makabuluhang Housing and Human Settlements Forum isinagawa ng MHSD sa SKCC Narito si Kabalay Naria. Sa layuning matugunan ng mahusay ang kakulungan sa pabahay sa rehiyon ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM ay nagsagawa ng kauna-unahang Housing and Human Settlements Forum, ang HHSF, sa Sharif Kapunsuan Cultural Complex sa SKCC, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, noong 31 ng Agosto 2023. Tampok sa kaganapan ang turnover ceremony ng 250 housing units sa mga benepisyaryo mula sa mga lalawigan ng Basilan at Maguindanao. Ang paglulunsad ng Housing and Human Settlements Management Manual, ang HHSMM, at ang forum ukol sa housing at human settlements na nagpakita ng mga advanced o makabagong paraan ng konstruksyon, lalo na para sa pabahay. Bago ang forum proper, ginawad muna ang mga Certificate of Award at Symbolic Keys sa mga piling beneficiaryo ng Resettlement Housing Units mula sa Sultan Kudarat, Maguindanao at Muhammad Adjul at Tipo-Tipo, parehong sa Basilan. Ang mga pondo para sa proyekto ay mula sa General Appropriation Act of the Bangsamoro, ang GAAB, at Special Development Fund, ang SDF. Sa kanyang turnover message, pinasalamatan ni Ministro Hamid Aminuddin D. Bara ang gobyernong Bangsamoro sa pagkakataong ibinigay na pagsilbihan ang mga Bangsamoro sa pamamagitan ng MHSD at umaasa siyang tatanggapin ang pagsisikap bilang bahagi ng ibada, ang pagsamba ng lahat ng mga nagpapatupad. Naniniwala kami na ang pananagutan na mayroon kami sa gobyerno ng Bangsamoro ay hindi lamang isang pananagutan sa gobyerno ng Bangsamoro at sa mga tao sa rehiyon, kundi isang pananagutan din sa mga Pilipino at sa gobyerno ng Pilipinas, idiniin ni Ministro. Ang mensahe ng punong ministro ng BARM na si Ahod B. Ibrahim ay personal na inihatid ng Assistant Senior Minister at Kapyanan Program Manager na si Abdullah Dong M. Cosain. Sinabi ng punong ministro na ang aktibidad ay isang patunay sa pangako ng BARM sa paghahangad ng kausayan at pagkakapantay-pantay sa pabahay para sa bawat Bangsamoro. Habang nasasaksihan natin ang paggawad ng mga susi, maglilipat din tayo ng pag-asa at pakiramdam ng pagiging kabilang sa mga pamilyang tatawagin at maituturing ng tahanan ang mga bahay na ito. Bahagi ng mensahe ng inspirasyon ng punong ministro. Patuloy tayong magsikap tungo sa pagsasakatuparan ng ating matagal ng mithiin ng isang mapayapa, progresibo, masigla at napapanatiling Bangsamoro. Gumawa tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating sarili at sa ating komunidad at sa mga susunod na henerasyon, paghimok niya sa mga dumalo. Matapos ang ceremonial turnover, ang HHSMM ay opisyal na inilunsad sa pangunguna ni Assistant Senior Minister Cosain, kasama si Minister Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Director General Esmael W. Ibrahim, CRS Country Representative Jonas H. Tetangko, at ang mga tagapayo, technical na kawani, at mga manunulat sa likod ng paggawa ng pinaka-inaasahang manual. Bago ang launching proper, ipinakita ni Abdulhamid Zialawi Jr., Hepe ng Housing and Human Settlements Division, ang paglalakbay hanggang sa pagkumpleto ng manual mula sa taus-pusong mga pag-uusap at pagpaplano, educational tours at mga sesyon ng pagsasanay at workshop, lahat kasama ang walang patid na tulong ng CRS, ang matatag na katuwang ng ministeryo sa paglipas ng mga taon. Sinundan nito ng mga presentasyon ng 4 na yugto ng construction management component nito at ang 10 hakbang ng community support services component nito na ibinahagi ni na Engineer Zainuddin A. Buisan, Hepe ng Planning and Design Division at Attorney na Siha S. Mamarangkas, Legal Officer 4 at isang social worker ayon sa pagkakasunod.
Ang mga mensahe ng pangako at pagganyak ay pinahayag ni na Country Representative Tetangko mula sa CRS at Director General Ibrahim para sa MHSD. Sa ating pagsisimula sa paglalakbay na ito at sa pagbalangkas ng manual, tandaan natin na ang okasyon ngayon ay ang ating pangako sa Bangsamoro, isang pangako na ang kanilang mga tahanan ay tatayo sa pundasyon ng pangangalaga, pagtutulungan at pakikiramay. Bahagi ng mensahe ni Chief Minister Balawag. Bilang pangunahing highlight nito, itinampok sa forum ang mga presentasyon ng mga alternatibong pamamaraan para sa pagtatayo ng pabahay mula sa mga resource speaker na sina Muhammad Taha Basman II mula sa 8990 Holdings Incorporated at Karel Mendiola mula sa EFCO Philippines. Ipinakita ng mga speaker ang precast construction na kinabibilangan ng paggawa ng mga bahagi ng gusali na malayo sa lugar ng construction sa mga kontroladong kapaligiran sa pagmamanupaktura na may mga benepisyo ng bilis at kausayan, pinahusay na kalidad at pagkakapare-pareho at pag-customize at flexibility ng disenyo ayon kay Basman, at cast in place na mas malakas, hindi madaling mabitak, mas mabilis na buuin na may kaunting paggawa at mas kaunti ang material na basura kumpara sa mga hollow block gaya ng ipinaliwanag ni Mendiola. Ang forum ay dinaluan ng mga opisyal at kinatawan mula sa opisina ng punong ministro ng BARM, Catholic Relief Services o CRS, Office of the Bangsamoro Transition Authority, mga ministries, agencies at offices ng BARM, mga construction firm, developer at mga personalidad sa media. Ako pong inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD pinangunahan ang serye ng workshop upang i-update ang CLUP at ZO ng LGU Dato Paglasa, Maguindanao del Sur. Pinamahalaan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang serye ng workshop upang i-update ang Comprehensive Land Use Plan o CLUP at Zoning Ordinance o ZO ng Local Government Unit o LGU ng Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Naginanap sa Old SB Hall ng Bayan noong Agosto 29 hanggang 31 taong kasalukuyan. Sa pamamagitan ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD sa ilalim ng Technical and Regulatory Services o TRS, sa pamumuno ni Suharto Wahab, ENP REA REB, TRS Director 2, at sa tulong ng mga pangunahing tauhan mula sa MHSD Maguindanao Provincial Office, sa pangunguna ni Director 1, Nordin Abdullah, RF, ang tatlong araw na aktibidad ay sumaklaw sa kumpleto mga sesyon para sa iba't ibang sektor na kailangan i-update sa ilalim ng CLUP. Upang lubos na maunawaan ang kalakasan at kahinaan ng munisipyo, nilibot ng LGU kasama ang mga technical staff ng MHSD sa Operations Center sa Barangay Makat, ang sanitary landfill sa Barangay Mangadag, at sa ilang residential areas, pampublikong sementeryo at paaralan. Ipinakita ni Alfredo Masyon mula sa Assessor's Office at Kenon Jake Esperat mula sa Engineering Office ang mga mapa ng Dato Paglas na ginamit sa mga workshop para ma-update ang mga mapa sa pangunguna ni Arturo Racaza, Project Development Officer 3, at Adan Abdullah, Information Technology Staff. Ibinahagi naman ni Engineer Muslima Abusama, Housing and Homesite Regulation Officer 4 sa MHSD Maguindanao Provincial Office, ang mga sektor ng education, health and sanitation, infra and ecosystem tulad ng housing, social welfare services, protective services tulad ng peace and security, sports and recreation, at ang integrated social sector na lahat ay kailangan ma-update sa CLUP. Nagbahagi rin sina Director Wahab at Director Abdullah ng mga mensahe ng suporta at inspirasyon matapos malugod at tanggapin ni Padido Usman, Municipal Planning and Development Coordinator, MPDC, ang MHSD at mga kalahok sa programa. Nagbahagi rin si Honorable Mayor Dato Abubakar Paglas Alhaj ng motivational message sa panahon ng aktibidad. Para sa mapayapang pamamahay at maunlan pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod, Salembay Abdullah, nag-uulat.
At para naman sa detalye ng ating ikatlong balita, MHSD tinulungan ang LGU ng WAO LDS sa pag-update at pagbuo ng CLUP at ZO, nagbabalik sa Cabaleyneria. Nagbigay ng tulong teknikal ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa pamamagitan ng Environment, Land Use and Urban Development Division, ang ILUD nito, sa ilalim ng Technical and Regulatory Services, ang TRS, sa Local Government Units, ang LGU ng WAO, Lanao del Sur, sa pagbuo at pag-update ng kanilang Comprehensive Land Use Plan, ang CLUP, at Zoning Ordinance, ang ZO, na ginanap sa Daniel's Place, Barangay Extension WAO, Lanao del Sur, noong 22 hanggang 25 ng Agosto ngayong taon. Sa pangunguna ni Suharto S. Wahab, Director 2 sa TRS, sa tulong din ng Provincial Office ng MHSD sa Lanao del Sur na pinangunahan ni Director 1 Benjamin D. Alangka, ang aktibidad ay nagtampok ng mga presentasyon ng ilang pagpaplano at pamamaraan kung paano ginagamit ang lupa upang matulungan ang isang komunidad na lumago ng maayos habang pinangangalagaan ang kalikasan. May kita natin kung gaano kahalaga ang sama-samang pagtutulungan at maingat na pagpaplano sa paggamit ng lupa para sa maayos na pag-unlad ng komunidad. Sa pagtutulungan ng mga eksperto at lokal na lider na maasahan ang planong ginawa nila para sa CLUP at ZO. Ang ganitong uri ng malaking pagbabago ay magkakaroon ng positibong epekto sa lahat ng dako, magpapaunlad sa buong bansa at sa mga mamamayan. Wika ni Marjan P. Saminoden, Project Development Assistant. Kinuha at pinagsama-sama ang mga insight mula sa iba't ibang stakeholder na nagresulta sa mahusay na kaalaman na plano sa paggamit ng lupa. Nakipag-ugnayan ang komunidad ng WAO upang pahintulutan ang kanilang mga alalahanin na may parinig kasama ang kanilang mga ideya upang maisulong ang transparency. Pinadaliin ng workshop ang pagbuo ng konsenso sa iba't ibang grupo at tiniyak ang legal na pagsunod sa mga ito. Sa pamamagitan ng pagsali sa komunidad, maisusulong ang sustainable development sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kapaligiran at panlipunan ng mga salik. Sa pangunguna ni Honorable Mayor Elvino B. Balikao, ang mga kalahok mula sa LGU ng WAO ay sina Bella S. Bobadilla, Municipal Planning and Development Coordinator, Antonieto R. Montañez, Municipal Environment and Natural Resource Officer, Perla A. Iniego, Municipal Civil Registrar, Mark Anthony Villamas, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, at ang Local Peace Engagement Team, Administrative Staff, at kanika nilang mga kawani. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsa Moro Joy, Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat muli sa detalye ng ating ikatlong balita, Cabaleyneria. Samantala, para sa ating huling balita ngayong araw, ikalawang monthly in-house updating ng MHSD, itinampok ang mga progress report mula sa mas marami pang mga dibisyon at seksyon. Sa ikalawang pagkakataon, nagbigay daan ang monthly in-house updating ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa mga tagumpay at update, pati na rin ang mga hamon na mga mahahalagang dibisyon at seksyon na maibahagi ng mga kawani sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, noong Agosto at 30, taong 2023. Sa pangunguna ng Information and Communications Section o ICS at sa tulong ng Internal Planning Section o IPS sa ilalim ng Office of the Minister, ang aktibidad ay naglalayong patuloy na pahusayin ang komunikasyon, pagyamanin ang pananagutan at pratilihin ang malinaw at komprehensibong talaan ng pag-unlad sa pamamagitan ng pagkikayat sa bawat dibisyon at seksyon ng ministry na regular na idokumento ang mga nagawa, hamon at patuloy na paggawain, pagtatatag ng isang dinamiko at pahusay na balangkas, pagpapadali sa higit na pagtutulungan ng may kaalaman sa paggawa ng desisyon at estratehikong pagpaplano. Itinakda ng IPS ang yugto sa pamamagitan ng paglalahad ng pangkalahatang ideya ng katayuan sa pananalapi ng MHSD, partikular na ang mga budget na obligado at ibinayad mula sa ilang mga mapagkukunan ng pondo.
Ito ay sinuportahan ng mga pagtatanghal na ibinahagi ng budget section sa ilalim ng Administrative and Finance Division o AFD na naghiwa-hiwalay sa bawat seksyon at mga nagawang pinansyal ng dibisyon sa bawat papagkukunan ng pondo. Pinagsama-sama naman ang Internal Audit Section ang naunang dalawa sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga na-audit na transaksyong pinansyal. Ang aktibidad ay sinuportahan ni Director General Ismael Ibrahim na hinimok ang mga kinatawan mula sa iba't ibang seksyon at dibisyon ng aktibong lumahok at ibahagi ang dapat nilang ibahagi at nagpasalamat sa ICS para sa kapuri-puring hakbangin. Ang aktibidad na ito ay magpapakita sa atin kung nasaan tayo noon, nasaan tayo ngayon, at kung saan tayo pupunta. Sasagutin ng mga talakayan ang mga bottleneck o mga alalahanin, kaya't umasa tayo na magiging matagumpay at kapakipakinabang sila sa pangalawang pagkakataon, wika ni DG Ibrahim. Ang mga nakaraang issue na tinalakay ay na-highlight batay sa kung saan ang nalutas at nasagot mula noong unang sesyon ng pag-update. Samantala, ang mga mas detalyadong presentasyon ay binahagi ng Procurement Section at Human Resource Management Section ayon sa pagkakasunod-sunod tulad ng pag-usad ng billing ng mga construction projects batay sa accomplishment at ang hiring process para sa susunod na batch ng mga empleyado. Ang mga pangunahing issue at alalahanin ay pinagsama-sama upang iharap at ibahagi at ng paunang matugunan sa susunod na pagpupulong kasama si Minister Hamed Aminuddin Bara. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsa Moro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong araw ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Setyembre taong 2023 at ikadalawampu't tatlo sa buwan ng Safar taong 1445 sa ating Hijri calendar. Tayo ay magbabalik pagkaraan lamang na ating napakaikli subalit napaka makabuluhang paalala at ito ho, yan. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang beneficiaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamed Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development Farm Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers at yan naman ho ang ating maikling paalala regarding our housing or resettlement housing projects across the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And to date, ang ating ho ang ministry ay meron na hong halos 3,000 housing units na ipinatatayo ho sa buong BARM mula sa ating mainland sa Maguindanao, Lanao del Sur at Special Geographic Area, ang SGA, hanggang sa ating island provinces sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. And ilan ho sa mga housing units na ito ay na-award na ho sa ating mga beneficiaryo. Katulad ho sa Maluso sa Basilan, sa Lamitan City rin sa Basilan at sa Burikain sa Pigawayan sa SGA. At yung ating bago lang Kabalay na Rino at Kabalay na Hamsari na atin hong tinan over
ceremoniously sa ating mga beneficiaries during our housing and human settlements forum. Yan po ay sa dalawang bayan sa Basilan at isang barangay ho dyan sa May Sultan Kudarat sa Maguindanao. Ayan. And hopefully, mas marami pa ang housing units ang ating ma-award sa ating beneficiaries sa mga sumusunod na buwan sa taong ito, 2023. Okay, para ho tayo magkaroon ng mas maraming oras para sa ating MHS discussers, tayo ho dumako na sa ating IPH. Ano nga ba ang dalang trivia ng ating kabalay na si Rhea para sa ating 123rd episode ngayon? Kabalay na Rhea, ano yung iyong trivia ngayong araw? Ang trivia ngayong araw ay tungkol sa isang simultaneous na celebration ngayong buwan kasama ang Civil Service Anniversary, ang Peace Consciousness Month na pinangunahan ng OPAPRO. At by extension, meron pong activity ngayon na ang MPOS, ang Ministry of Peace and Order and Safety, na hanapin ang BPC 2023 Champion. Ito ay upang itulak ng mas malalim ang mga layunin ng naturang mandato, kapangyarihan at tungkulin ng MPOS na nagsusumikap na ipatupad ang mga programa nito para sa taong ito. Isa na rito ang Search for Bangsamoro Peace Champions. Ito ay isang nagsisikap na kilalanin at ipalaganap ang mga inisiyatiba ng Bangsamoro Grassroots Peace Building sa rehiyon na tinawag na Peace Champions. Ang mga mananalong kampiyon sa kapayapaan ay bibigyan ng tulong na salapi upang suportahan ang kanilang mga hakbangin sa pagbuo ng kapayapaan at igagawad sa presensya ng mga pinuno ng Bangsamoro at mga tagabuo ng kapayapaan. Gagawin ang awarding sa loob ng Setyembre bilang pagdiriwang ng National Peace Consciousness Month at gaganapin sa Cotabato City, inshallah. Sa pangkalahatan ng Search for Bangsamoro Peace Champion ay isa sa mga pagsikap ng Ministry ng MPOS na mag-ambag sa pagpapanatili ng paglalakbay ng rehiyon tungo sa kapayapaan. So, meron po tayong form. May link pong nisend ang MHSD Barn Facebook page sa ating comment section kung saan makita ninyo ang link para sa form na fifilautan kung may gusto kayong inominate na champion para sa For Bangsamoro Peace. And ongoing ngayon ang pag-register sa kanila. So, good luck sa kung may kilala kayong peace champion, may advocacy siya na palagpalaganapin ang kapayapaan sa BARM, i-nominate din niyo siya, filautan niyo yung form, and inshallah, baka makonsider siya. With enough nominations, baka manalo siya, mapansin ng MPOS ang ganda ng inisiyatiba niya, at bigyan ng monetary assistance para mas lalong palaganapin ang kanyang advokasya. Okay. Para mas lalong mapalakas niya ang kanyang advokasya. Yes, yes. Para ho sa pagkamit ng kapayapaan sa ating rehiyon, no? Kabalay na rin. Yes. Napakaganda ng ating trivia ngayon on Bangsamoro Peace Champion 2023. Ibig sabihin, kabalay na rin, taon-taon, no? Mm-hmm. Oo. Meron tayong awardee for this na makaka-receive ho ng monetary prize. Ayan. Para ho mas matulungan pa siya na palaganapin ng kapayapaan sa ating rehiyon. Okay? Thank you, Kabalay na Rhea, for your IPH without an O. Impormasyong pambayad hanap buhay, IPH para sa ating episode ngayong araw. At from the IPH, tayo ay dumako naman sa ating HSF. Puro may H po yan. Mahilig po ang MHSD sa H. Housing, human settlements. Diba? Okay, hello. Huh? Heaven. Heaven, mga ganun mga salita. So, from the IPH, kaya nang sinabi ko, tayo ay dumako na sa ating HSF. Ano ba ang HSF na ito? Anong tips ang ating malalaman sa araw na ito? Narito si Kabalay na Hamsari. Kabalay na Hamsari. Thank you, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, your best health is your greatest wealth. Mm-hmm. Para sa ating segmento ngayong araw or ngayong episode, ating pong pag-uusapan ang mga importansya ng first aid. Mm-hmm. Since ginugunita po natin ang 123rd Civil Service Anniversary, at isa sa kanilang mga programa ngayong taon or taon-taon ay ang mga
nakapalaro sa iba't ibang larangan ng sports. Sama yan. Tayo po ay magbibigay ng procedure ng first aid na dapat gawin ng kahit sino basta alam mo ang pagsasagawa nito. Napaka-timely naman ang yung topic na yan. Okay, sige. At malaki ang papel ng sports sa buhay ng maraming tao. Sa kasamang palad, ang mga pinsala ay karaniwan sa karamihan ng mga sports or mga atleta sa parehong baguan or professional na antas. Para sa kadahilanan ng ito, mahalagang maunawaan ng mga professional na pangunahing pangunang lunas para sa mga pinsala at aksidente na uugnay sa sports. Kung ikaw ay isang atleta, kailangan mong maging handa sa mga anumang mangyayari dahil ito ay kaugnay ng inyong mga laro. Kasama sa mga pangunang lunas ng sports ay ang pagbibigay ng agarang pangangalaga sa taong atleta o taong naapektuhan, nagtamo ng mga pinsala o sakit sa panahon ng sporting event o aktibidad. Narito ang mga pangunahing akbang para sa mga pangunang lunas. Ang una po, mamsali, is assess the situation. Tiyakin ang iyong sariling kaligtasan bago lumapit sa nasugatang atleta. Suriin ang eksena upang matukoy ang anumang potensyal na panganib. Pangalawa, check for responsiveness. Napaka-importante po na malaman na nagsasagawa ng pangunang lunas na ang taong kanilang tinutulungan ay responsive pa. Kung ang atleta hindi tumutugon, hindi huminga, ay or maluba ang pinsala sa kanilang katawan, mas mainam po na tumawag kaagad ng mga professional na tulong medikal. Sunod, kontrolin ang pagdurugo. Kung may mga nakikitang pagdurugo, gumamit ng malinis na tela, bendahe upang lagyan ng mainang presyon ang sugat upang makontrol ang pagdurugo. Itaas ang napinsalang bahagi kung maaari upang makatulong na mabawasan ang pagdurugo o ang sugat. Sunod, immobilize ang pinaghinalang bali or dislokasyon. Kung may mga possible na bali ng buto or dislokasyon ng kasukasuan, iwasang ilipat ang nasugatan na paa or ang bahagi ng katawan kung talagang kinakailangan lang upang maiwasan ng mga karagdagang pinsala. Maaari din gumamit ng mga splint or mga improvised na materials upang immobilize ang napinsalang bahagi ng katawan ng isang tao habang nag-aantay ng mga professional na panlunas or yung mga medical experts natin. Pangalawa, provide comfort and reassurance. Manatili na sa napinsalang atleta at magbigay ng ginhawa at katiyakan. Panatiliin silang kalmado at ikayatin silang manatiling tahimik. At sunod, pangasiwaan ng basic first aid. Magbigay ng angkop na pangunang lunas para sa particular na pinsala or kondisyon. Maaring kabilang dito ang mga paglilinis at pagbibihis ng mga sugat, paglalagay ng yelo upang mabawasan ang pamamaga, or pagbibigay ng mga pangunahing lunas sa pananakit ng kinakailangan ng tao. Sunod, subaybayan ang vital signs. Patuloy na subaybayan ang vital signs ng atleta tulad ng pulso at paghinga habang naghihintay na dumating ang professional na tulong medikal. Pangalawa, idokumento ang mga insidente. Gumawa ng talaan ng pinsala kasamang pangalan ng atleta, petsa at oras ng insidente, mga palatandaan ng sintomas at anumang mga hakbang sa pangunang lunas na ginawa ninyo. Maaaring mahalaga ang impormasyon ito para sa mga susunod na medical professional na gagawin sa kanila. At pagkatapos ng pangunang lunas, Ma'am Sally, ikayatin ng atleta na humingi ng professional na medical na pagsusuri at sundin ang anumang mga inirekomendang paggamot o mga plano ng rehabilitasyon. Tandaan na ang pangunang lunas sa isang samantalang akban lamang upang patatagin ang kondisyon ng isang tao at mabawasan ang karagdagang pinsala. Ang professional na medical na pagsusuri at pangangalaga ay mahalaga para sa isang masusing pagtatasan ng paggamot sa napinsalang natamo. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Your best health is your greatest wealth. Ako po ang nilingkod lang sa Moro, Amsari Pala. Maraming salamat, Kabalay na Hamsari, at sadyang nga namang napakahalaga ng tips na ibinigay ho sa atin ng ating kabalay regarding first aid, no? Yes. Yan ay napaka-timely dahil ginaganap ho yung ating mga palaro patungkol ho at yan po ay kabahagi pa rin ng ating 103rd Civil Service Anniversary. Celebration ito, ang anniversary na ito. Kagaya nga ho ng ating sinabi kanina, sinabi ng ating kabalay, napakahalaga ng mga paunang lunas para ho sa ating mga atleta dahil, nako, yan yung pinaka-critical na panahon
kung dapat dapat mabigyan ng tulong yung ating mga atleta na kailangan ng tulong ho na ganon sa sinabi ng ating kabalay. At dahil dyan, sana ho ay marami tayong nakuha makabuluhang impormasyon mula ho sa ating IPH at sa ating HSF ngayong ating 134th episode ng ating programang MHS Delivers. At tayo ho ay dadako na right away sa ating MHS Discusses ngayong araw ho na ito dahil kanina pa ho tayo pinanood ng ating guest speaker at baka ho mawala na kami ng salita ng aking kabalay rito, ng ating kabalay si Ria sa kaba dahil atin pong kaharap ang ating guest ngayon para sa ating napakahalagang topic which is the 123rd Civil Service Anniversary ngayong taong 2023. And ipinakilala ho sa atin ang ating kabalay na si Ria, ang ating speaker ngayon for our topic. Walang iba ho kung hindi si Sir Dominador Gonzales Jr. At siya ho, tatawagin natin kung mapayagan niya, Sir Boy. Okay lang po ba? Okay. You know, pinakamahalaga? Okay. We call him Sir Boy. At pag-uusapan nga ho natin ngayon, ito ang 123rd anniversary na. Napaka-ako. Ang layo na ho ng tinahak ng Civil Service Commission para ho sa kanilang anniversary. Sir Boy, kayo ho ay babanatan na namin. Okay lang po ba, sir? Okay, but before that, sir, kamusta po kayo ngayong araw? Okay lang po. At masayang-masaya ako na makasama kayong muli. Masyama. Masayang-masayang kasama yung mga bata. You know? Sir, kasama na ako dun. Nako, okay na po. Bura yung araw ko ngayong araw na ito. Okay, at dahil po dyan, sir, pag-usapan natin itong 123rd Civil Service Anniversary. Sir, ano ba mo yung background? Ano yung mga pinagmulan kung bakit ho tayo nagkakaroon ng Civil Service Anniversary, no? Itong ating sineselebrate bawat taon. Itong Civil Service Month Celebration, umpisahan ko muna sa pag-correct, no? This is not the anniversary of the Civil Service Commission, but the entire civil service. So if you talk about civil service, we talk all the branches of the government, the subdivisions of the government, so national, local, correct, judiciary, so lahat. Ang pinagmumulan nito is actually yung Public Law Number 5. So this is an act for the establishment and maintenance of an efficient and honest civil service in the Philippine Islands. So nung 1900 po ito, Public Law Number 5. And then, nagkaroon ng Presidential Proclamation number 1050 noong 1997, dineclare ng presidente na yung buong September would be the Civil Service Month celebration. Buong buwan ng September, buong sir. Buong buwan ng September. So, ano, marami po kasing nagkakamali na akala nila anniversary ng Civil Service Commission. Oo, no, sir. Buti na klaro nito. It's the entire civil service. So, lahat ng mga no, kawanilang gobyerno na nag-aali ng serbisyo, ito ho yung ating anniversary na pinamamahalaan ng Civil Service Commission. Ngayon, ang Civil Service Commission, siya yung nag-spearhead bilang administrator, no, quote unquote, no, sa constitutional office. Siya po kasi yung central human resource, and siya yung in charge pag-a-administer ng civil service. Right. So kami po yung nag-spearhead, pero generally it's a celebration of the entire bureaucracy. Yes, that's right. Okay. So klaro na ho sa amin ngayong araw na ito dahil karamihan po sa ating kapwa bangsa Moro, ang iniisip is anniversary ng Civil Service Commission, no? Itong ating sineselebrate. Sir, ito ba ay taon-taon ginaganap at isa lang po ba ang tema? Sang ngayon, dati, no? Pero nung nagkaroon tayo ng pandemya, pandemic, nung 2021, nag-introduce ang Civil Service Commission ng decade-long theme. Ayan. Decade. Buong dekada na theme. Buong dekada na yan. 10 years. 10 years. So, ito yung theme natin, Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future-Ready Servant Heroes. So, this is to reflect, no? In the collective experience of the government workforce, sa new normal. So we push for digital transformation and innovation. Okay. Kaya 10 years yan, no? 10 taon yan to uphold public service excellence and continuity. But yearly, meron tayong parang team, isang parang team, no? Sub-team. So ang ano natin ngayon,
for this year yung dynamism. Nako. Dynamism among government workers. Sir, pwede bang paki-expound sa amin itong tinatawag na dynamism? Dynamic. Mm-hmm. Dapat merong mga changes now with the abrupt changes sa outside world. Dapat itong mga manggagawa ng gobyerno, sinasabayan itong mga pagbabago. Yun. Dapat dynamic. Hindi tayo pwedeng steady lang, na chill-chill lang. Tama, sir. Titignan natin yung mga anong pwede nating magawa, no? So, ang challenge is for us to innovate more. Yun. So, innovate. Innovation. Mm-hmm. Innovation. And then, ang focus natin, digital transformation. Kagaya itong ginagawa po ng MHHC ngayon, mm-hmm, lahat kailangan sabayan mo yung mga pagbabago. Tama. Hindi ho, pwede sir. Yung steady lang tayo. Kasi may iiwan ka sa pag hindi ka sumabay. Dapat dynamic. Ah. Correct. Mm-hmm. Okay, so yun pala. So, for this year, sir, dynamism. Dynamism. Oho, yun yung core ng ating parang sub-theme. Sub-theme. Ngayong ano na ito. Sir, sinabi niyo pura nung pandemic, nagsimula yung decade-long na tema. No, that was 2021. Dahil sir, sinabi niyo po digital transformation and innovation, nakatulong po talaga ito sa ating pandemya, nung panahon ng pandemya. Dahil nga tayo ay nakakulong sa bahay, na-quarantine, hindi pwedeng lumabas. So kailangan talaga ito mga ganitong mga platforma para ho matulungan mag-continue yung ating mga gawain. And sir, para ho dito sa ating 2023 celebration ng ating civil service. Ano pa ho, sir, yung mga activities na gagawin ng civil service? Ay, mga activities naman natin dito, no? May mga national-led. Mm-hmm. No, it's actually from the commission. Okay. Pero nagkaroon din tayo ng mga regional activities. Mm. Itong regional activities, nakama po ito together with our human resource management practitioners. Ayun. Sa farm. So, yung HRMP natin. Mm-hmm. So, we got feedback from them. Ano yung gusto nating mga activities? Okay. May mga national-led, no? Kagaya nitong hanging of tarpaulin. It's mm-hmm. a national directive. Nagawa na namin yan. Nagawa na natin yan. Yung online Zumba. Nako. Tapos yung kick-off. Oo. Kick-off ceremony. Pero ginawa natin ito ng paraan na hindi lang online ito. Mm. So, medyo naging masaya nung September 1 during the kick-off ceremony na sinabayan po natin ng Zumba. Nakibahagi ang lahat ng MOAS noon. Yes. Mm-hmm. And then, bawat linggo, mayroon tayo kasing mga another team, no? Kaya yung week 1, kaya ngayong linggo, mm-hmm. linggo ng lingkod bayani. Nako. Kaya sinimulan din natin, aside from sa Zumba, mayroon tayong film showing, national po ito. Mm-hmm. And then, yung ating inter-agency sports fest. Tama-tama mm-hmm. lang din kanina, nabanggit ng ating kasama dito sa Papano First Aid. Tama. So, this is part of agility na gusto nating mangyari, na dapat tayo dynamic. Mm-hmm. And then, aside from that, mas gusto kasi nating ma-foster yung camaraderie among that the government workers. True. So while individually siguro, bawat ministry, mm-hmm. they develop their team. Pero tinitingnan natin dito how we collaborate as mm-hmm. one Bangsamoro, kaya interagency. Tama. So aside from that, yung tinitingnan din natin yung wellness ng bawat isa. That's right. Mm-hmm. Okay, so second week, ang focus naman natin is paglilinang ng yamang tao. Mm-hmm. Yamang tao nang tinitingnan natin. So we have our medical mission na gagawin. So this is again led by our partner agencies, yung ating Ministry of Health, yung ating CRMC, that's right. And of course the Civil Service Commission. Mm-hmm. And during this week also, meron tayong Prime HRM Awards. Ito naman yung titingnan natin, yung mga nangunguna doon sa ating programa na Program to Institutionalize Meritocracy mm-hmm. and Excellence, that's right. In Human Resource Management. Mm-hmm. Nako. Okay. We are na. Tayo pinangarap na maging prime. Nako, HR. Prime HR. Ano na kayo? Recognize and inshallah, sir. Shoutout sa ating HR sa MHSD. Sana ko magawa ng MHSD yan. Inshallah. Yes, okay. And then sa pangatlong linggo, tawag natin ito, Linggo ng Malasakit. So dito po, mayroon naman tayong binagong, dati fun run ang ginagawa. Pero ngayon, in-integrate natin yung fun run mm-hmm. plus tree planting. So, tawag natin ngayon, plant run. Plant run. Sir, ano mauna, sir? Plant or run muna? Ah, okay. Okay, pero tatakbo kayo habang nagtatanim. Parang race. So, ito, pangunahan ito ng ating Ministry of Environment and Natural Resources. MENRE. So, coordination. So, tinitingnan na po natin ito. At inaanyayahan ko po lahat. We will have fun.
running and planting. So gaganapin ito like on that. the 22nd. Tandaan natin ha, September 22 ang ating plant run. Yan. Apa. Okay. And then during that week also, magkakaroon tayo ng Prime HRM Virtual Awards, right? Exciting. Nakasama din dito yung bloodletting activity natin. So ito, panawagan naman natin ito. Marami ding gumagawa po nito, pero pangunahan din po ito nating MOH, yung bloodletting activities. Mashallah, okay. And very important also, during this week, yung awards rights natin for outstanding government workers in the region. So, meron po tayong mga awardees, no? Ito po yung panawagan ko rin sa lahat na huwag naman puro puna sa mga kasamahan natin. Tama po. Dapat pasingan din natin yung kanilang mga magandang ginawa. Sa that's right. Naku sir, gusto-gusto so, lang yung tinuran ninyo sir. Napakaganda. I-award din natin para ma-emulate ng mangkaramihan na yung pag-gobyerno hindi lang marami din talagang magagaling, hindi puro... Hindi lang punishment, hindi lang po pagpapahirap, no? Pahirap. Yes, that's right. So... Meron tayong virtual lang, half awards rights. Sa virtual dito, lang? I-virtual muna natin ngayon dito dahil medyo hindi pa tayo ganun ka-prepare. Okay. Babalik natin doon sa magiging face-to-face. Oh, okay. De, kasama din po dito yung Government Online Career Fair. Yung career fair naman, this is initiated with the National Office. Kung gusto pong i-advertise yung ating advertise yung mga vacancies sa ating opisina, pwede pang sumama po dito. And then isang activity din ng third week natin na tinaanyayahan ko rin lahat. Kasama din dito yung ating singing contest. We have our pop dance, the Zumba marathon, and Battle of the Bands. Titingnan natin yung mga talents natin sa Bangkamoro, no? So, ito pinag-uunahan naman po ito ng ating mayor para sa lahat. Mayor Bruce. Ng Cotabato City. Cotabato City Government naman po ang lead agency natin dito. And so, we are inviting everyone na dapat, showcase natin yung talent natin dito. So, lahat po ba ay pwedeng sumali? Pwedeng sumali. Open naman po tayo ito lahat. Sa mga boom barn po kasi ito. No? Baka magtayo kami ng banda, sir, sa ICS, no? Eh, palabas nyo na yung talent ninyo. Battle of the Band? Okay. Sige, sir. Kaya yung mga dancer, mga kaya. Kailan po, sir, yung virtual awarding? Yung virtual awarding, this will be done sa 20th. Para. 20th. Okay, September 20. Sir, malistahan na po ng mga winners? Wala meron naman, meron. Pero for para may thrill content, may suspense. Pero may list na ha. Meron na pong list. Ah, exciting. We can okay. provide you naman with a copy of that one for later. Yes, sir. We will help you disseminate the information, inshallah. Okay? On the fourth week, The fourth week. Linggo ng pasasalamat. Ayun. See, it's ito, nagko-coincide din ito sa celebration natin ng Family Week, no? Spearheaded right. by ang ating Ministry of Social Services. So yearly na rin ito, Family Week kasi ito. So pwedeng i-conduct dito yung mga Family Day ng bawat opisina. And then very important, the national event natin dito, meron tayong Public Sector Human Resource Symposium. Public Sector Human Resource Symposium. And then sa national led na activities natin, mga medical mission of government workers. Ako, mahalaga po yan. And then during that week, sa fourth week na rin, yun na rin magiging closing natin. I-award na natin sino yung nanalo. Ayun. At balita ko ata, nangunguna na yung MHHD sa basketball. Masya! Sa volleyball. Actually, nanalo po yun. Yung kalapan nila. Oo, may nanalo din naman. Sir, babawi po kami. Inshallah. So, nako. Meron pa isa. Meron din kasing month-long na activity na ginagawa din. Yung special treats for government workers. Ito special yung ini-explore natin. But if you happen to be in Manila or in some big cities, nagkaroon kasi ng partnership with itong mga malalaking department stores. So ipapakita mo lang yung ID mo. So maraming sumali po dito ng mga department stores, magkakaroon ka ng discount. Sir, yan yata ang favorite ko sa lahat na discount na palang habol. Sir, ano yun? Napakita mo lang ang ID mo sa mga participating stores, may discount ka na. May discount ka na. Okay, there you go. May biyahe tayo sa maaaring gamitin ito. Pwedeng, sir, throughout September.
proud September. Mashallah. Yeah. Thank you so much, sir, for the very beneficial information na binigay niyo sa amin, okay? So from first week, sir, no, hanggang second, third, hanggang fourth week, nasabi niyo po sa amin yung mga activities. Aba, but there is a special program na ito kasing ginawa natin sa region. Again, in coordination with our HRs kung ano yung mga activities nilang mangyari. Of course, yung ating Bangsamoro Sports Commission, sila kasi yung lead agency natin. Okay. Pagdating sa sports. Itong ating Bangsamoro Attorney General's Office. Bago. Meron din silang programa na kape, pandesal, at usapang legal. So kung may mga ipoconsult kayo, nasa labas siya ng OCM sa gilid lang. Pwede po kayong kumonsulta doon. So any legal advice or legal opinion, you can go to Bago. Or kung gusto niyo lang ng kape at pandesal. Oo, habang kayo po ay... Tama, sir. Actually, marami rin sa ating mga kababayang Bangsamoro, sir, ang hindi po afford, no, ang serbisyo ng isang attorney, ng isa pong legal officer. At maganda itong programang ito. Kung ilan po sa atin ang hindi po kayang kumuha ng abogado, pwede kayong pumunta rito sa Kape Pandesal at ano yun, sir? Kape Pandesal at Usapang Legal. So, na alay sa atin ang Bago. Nasa harap, so kapag nakaharap mo yung flagpole ng OCM, nasa kanan lang sila na side. Meron sila dong mga upuan pati mga tarp. Teka lang, malapit sa was it ready? MPW? Ah, MPW, okay. Yung upo, yung pasukan ng MPW, kabilang side ng kalsada. Okay, so doon po pala yung I'm really not giving directions. Okay, location, yung venue po ng ating kape, pandesal at usapang. Ang buong buwan yun, sir? Ang palagay ko naman, buong buwan. Kasi buong buwan. Ano naman ang marami na tayong mga magagaling na abogado para sa kumposan ng Bago. At anyway, sila naman yung mga abogado natin. Yeah. Pag Bangsamoro ka, pwede ka naman pumunta doon sa kanila para sa opinion. Tama. Tama ho yan. Advice na kailangan. Nako, napakaganda po at talagang hitik na hitik itong ating activities, no? Ang ating schedule for the whole September para sa pagdiriwang ng ating civil service, no? 123rd Civil Service Anniversary. At sabi nga ho ni Sir, hindi po yan anniversary lang po ng Civil Service Commission, kung hindi ng buong kawanihan ng ating gobyerno na nag-aalay ng serbisyo sa lahat po ng mga nangangailangan sa ating rehiyon. Ayan, kinlaro po sa atin ni Sir Boy itong Civil Service Month na sinasabi. Okay? And Sir Boy, nako, parang nawala ako sa aking passing, ha? Sa ating pinag-uusapan kanina. So, kompleto na ho yung ating detalye ng mga gaganaping aktibidades mula sa first week ng September hanggang sa fourth week, kung saan gaganapin na rin ang culmination program nitong ating 123rd Civil Service Anniversary. And, sir, sa inyo po, sa civil service, aside from yung activities na sa ilalim po ng ating Civil Service Anniversary, ano po ho yung mga importanteng mga programs or yung mga project or yung mga ginagawa ho ng Civil Service Commission for the BARM sa mga panahon na yun? Sa, aside of course yung sa mga ginagawa natin mga learning and development interventions, right. Sa karamihan kasi ngayon ng mga request natin pertaining to capacity development, no? Correct. Okay, learning and development. Pero may pinupush din kami na sana may institutionalize for the ministries and offices sa BARM yung pagkakaroon ng mga policies on na recruitment, selection and placement, yung ating learning and development, performance management, pati doon sa rewards and recognition. Correct, sir. Nako, very important. Dapat patingnan natin yung rewards and recognition din. Kasi ang dami-daming mga kabangsamoro natin, kabalay natin, na maganda yung performance but hindi pa siguro na institutionalize mabuti yung pagbibigay ng rewards and recognition. Totoo, sir. Tama po yan. Nakaka-motivate yan, sir. So saan siguro natin na ma-install muna natin lahat yung sinasabi natin performance management system. So that meron tayong basis sa tinatawag nating importante rewards. PMS na ito. Performance Management System. Okay, sir. Aside from that, meron pa ho ba? Ano na lang. Gusto lang i-extend, no? Of course, to our regional management, kay Director Sherbet, Lida Ayon, kay Ma'am Maribel Alejo, for and in behalf of the entire CSC for BARM family, pinapasalamatan natin lahat-lahat ng mga kawani ng gobyerno for a job well done. Yes.
O, maraming salamat din sa mga nag-co-sponsor sa mga major activities po natin. We have the OCM, we have the speaker, yung ating parliament. Correct. The Ministry of Public Works and Highways, the MENRE, of course, the city government, the MOH. Ito kasi mga key players natin, the Bangsamoro Sports Commission, the Bago, and of course, to everyone. At ngayon, at pinapasalamatan, pinapabot ko rin yung papasalamat natin kay Minister Vara. Of course, sa ating BFF, si DG Ibrahim. Sir, meron yan. ECEGDG. Ever coolest, ever generous, Director General. For considering na makasama ito sa inyong segment, dahil gustong-gusto din po namin sana na yung mga programa ng Civil Service Commission, may share natin sa ating mga kapwa Bangsamoro. So, to everyone, maraming salamat po sa inyong lahat at happy 123rd Philippine Civil Service Anniversary. Ayan. Maraming salamat din po sa ating giliyong tagapagsalita para sa ating 134th anniversary, tuloy no? 134th episode ng ating programa MHS Delivers. Yun po, nakasama natin si Sir Boy Gonzalez Jr. para ho sa ating topic na kagaya nga yung sinabi niya, maligayang 123rd Philippine Civil Service Anniversary, di ba? Kabalay na Ria at kabalay na Hamsa, bahagi tayo ng mga civil servants na sinasabi natin para ho sa kaunlaran at pagiging self-reliant ng Bangsamoro. Yan po ang ating hinahangad at katuwang natin palagi ang Civil Service Commission for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tayo po ay palaging nagtutulungan, we collaborate for the benefit of the Bangsamoro and the whole country. So ngayon po, dahil tapos na ho tayo sa ating talakayan ng ating MHS Discusses, hindi ho matatapos ang ating programa unless matapos natin ang ating KKK. Kung naman po yung KKK na yan, sana ho nakinig kayo sa ating diskusyon. Narito si Kabalay na Ria para sa ating KKK. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At narito naman muli tayo sa segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. And without further ado, ang ating unang tanong ay true or false? True or false? Ang Civil Service Anniversary ay nagalayong i-celebrate ang anniversary ng Civil Service Commission. True or false? Makahirap sagutin yun. True or false na po ang sagot natin. Okay, ikalawang tanong. Second question. Meron po tayong temang transforming public service in the next decade. Honing agile and future-ready servant heroes. Isa itong dekadang tagal na tema, pero every year meron po tayong sub-theme. Ano ang sub-theme para sa taong ito? Naku, one word lang. Yung pag-ingi para sagot, ewan ko na lang. Sige. Ikatlo at huling tanong. And third question. Hindi po pwede magsagot dyan sa live chat natin. Dapat po tayo mag-text sa numero 0955-799-4778 at para makuha namin ang number ninyo na sendan namin ng load. Sige. And next, last question. Sa lahat ng nabanggit na aktividad na gaganapin ngayong Civil Service Anniversary, magbigay lamang ng isa. Isa lang. Sa lahat ng aktividad na binanggit kanina. Ang daming binanggit ni Sir Boy kanina. Isa lang po ang inihingi ng ating kabalay. Okay? And with that, a shoutout lang ito. Walang connect sa civil service. Meron pong blood donation sa September 10 sa Barangay RH7 Gymnasium, Rosal Street, Cotabato City, headed by the Bangsamoro Development Agency. If gusto ninyong mag-donate ng dugo at if ever one day, need ninyo ng dugo, nasa priority list po kayo makareceive ng dugo dahil sumali kayo sa blood donation na ito. Matap lang ang Bangsamoro Development Agency. Nako, makakatulong kayo sa papagaling ho ng bawat may sakit, no? Kung tayo ay mag-donate ng ating mga mahalagang dugo, nako, maliban na lamang ko kung hindi tayo pwede dahil may mga ano yan, titingnan kung tayo ay pwede mag-donate ng dugo. Baka gusto niya lang malaman anong type ng blood type ninyo, pwede rin kayo magpa-check doon. Itong aming kabalay rito,
para sa kaalaman ng lahat, alam na alam niya ang kanyang blood type. Which one? Okay. Basta. Okay. And dahil one more. Paano nga ba sila mag-text ka balay na Ria? So, i-text lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, ang ating mga tanong sa KKK segment ngayong linggo. True or false, ang Civil Service Anniversary ay upang i-celebrate, ay ginaganap para ma-celebrate ang Civil Service Commission. Mm-hmm. Second question, para sa dekadang may decade long tema para sa 2021 hanggang 2031, pero kada taon may sub-theme. Ano ang sub-theme sa taong ito? Mm-hmm. And third question, magbigay lamang ng isang activity na ginanap o gaganapin ng civil service para sa civil service anniversary ngayong buwan. That's right. Okay, so there you go with our magic three questions. Tayo ho ay sumagot na, mag-text na ho tayo dahil paunahan yan. At limang winners lang po ang mabibigyan. Yes. Yung mga katabi natin dito, huwag na mong sumali sa ating ano. Okay. So sige. Thank you so much, Kabalay na Ria, para sa ating KKK. Ano nga ba ang KKK, Kabalay na Ria? Ang segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa. Posible magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Correct! At bago tayo magtapos sa ating episode ngayon, pasadahan natin ang ating mga commenters sa ating Facebook Live. Kabalay na Ri! Sige daw. From Sir Khalil Aras, Kali, watching from Amak, Cotabato. I don't know where that is. A-M-A-C-C. Okay. Kasi nag-comment siya ulit later, was watching from Acacia Street, San Pablo Village, Cotabato City. And we also have Sir Archie Barra. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Arabic yan. Nababasa natin yung kabalay. Yes. Grabe kahirap nitong babasahin. Arabic. Okay. And we also have here from Director 240 Operations and Management Services, Sir Salem Demuna, salam to all. Shukran, ICS team. Sir Dems, see you inshallah. At apagaling po kayo. And we have Mrs. Pandi Cha, salam, watching from the regional office. And Ma'am Ay Pangadil, thank you sa mga sagot ninyo. Shoutout sa kay Norodin Gyalam Lali. Alam mo si Ay Pangadil? Kilala mo si yung kapalagari. Si AA yan. Oh! Kasi yan sa ating mga architects. Bakit hindi AA ang pangalan yan? A. Bakit IA? A to an A. Red as A. Si Borhan Tuan Sigumaga, engineering tunog. Wow. Sa ating opisina, watching from MHSD PDD, na sa baba niyan ay kainan. Kaya mag-text kayo, kaya magsagot yan sa live stream, please. Ang sagot niya, wala pang kasiguruhan. Okay. We also have commenters sa ating DXS Radio Vida side na stream. Mm-hmm. From That's B Manobak, salam mga DJ, paki-shoutout. Watching from Dunguan? Dunguan. Dunguan? Yeah, Dunguan, yes. Madato Montawal. That's right. And we have Alan M. Bilongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. And Sir Jeffrey Clavido Giana. Thank you for the information po, Sir Boy. Ayan. Sir Boy, maraming salamat daw sa mga impormasyong naibigay ninyo through our program ngayong araw na ito. Okay. At dahil dyan, ang oras natin ay 12:23 na ng tanghali, karapat-dapat lang po tayo paalam na sa ating programa. Yes. Sa ngalan ho ng ating napakabait at napaka-supportive na Minister Attorney Hamid Aminuddin Barra, kaakibat ang ating napaka-generous din na napakabait din na Deputy Minister Aldin Asili, at sa ngalan din ng ating ever coolest, ever generous Director General Ismael Ibrahim, at sa ngalan ni na ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, at ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Msari Pala, at sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Alman, Sir S. Ugao, Sir Datunan Zay Daud, at sa technical staff from DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, and Sir Sino itong may bago tayong staff from technical. Hello! Hi! Maraming hello, sir! Sir Dennis and Sir Rupert, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Aha, okay. From our kabalay and homecasters, ito naman po ang inyong lingkod, Salimbay Abdullah, na palagi ho nagsasabi at nagpapaalala na dapat ho ang lahat ng ating gawain ay nakaangkla or guided by our hashtags, at yan po ay hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma.
Wabillahi taufik wal hidayah, with all the comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na at palagi ho nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Barra at sa liderato ni Barm Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.